original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan, ang patuloy na habag at awa at pagpapatawad na ipinagkakaloob mo sa sangkatauhan. Muli, maraming pong salamat sa oras na ito, isang banal na oras na kung saan ikaw ay naghahain ng iyong pagkain spiritual sa pamamagitan ng Facebook Live. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, ibigyan mo kami ng kababaang loob na magdilay sa mabuting balita para sa araw na ito.
muli tayong lumapit sa presensya ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Muli, Panginoon, ang ibang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa sa nakaripas na oras. Lord, linisin mo po muli ang aking puso at muli, gamitin mo lamang ako bilang instrumento, daluyan ng iyong banal na mensahe. Muli ang karunungan at ang kababaang Lord. Not my will but you will be done, my Lord. Pinagdadasal ko din po ang mga taong makakarinig ng Monday Gospel, Panginoon. Ano po man ang ginagawa nila sa oras ito? Ano man ang pagsubok na kanilang hinaharap, Panginoon? Nawa, maramdaman nila kung anong sila kamahal. Kami kamahal, Panginoon. Talo na maging hadlang sa pagpahayag ng iyong mabuting balita. In Jesus' name, kinakasawad ko po sa pangalan ng Panginoon. At nawa, iukul natin ang ating espiritu na makaroon ng koneksyon sa espiritu ng Panginoon. Yes, Lord, ang iyong mga salita, ikaw, Panginoon Jesus mismo, ang pagkain na ibibigay buhay. Nawa, lagi namin hanapin ang Panginoon Jesus sa aming buhay, sa lahat ng pagkakataon. Sa lungkot man o ligaya, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw nawa ang aming hanapin. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Muli ang lahat ng ito, idarahin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Mata, Anak, Espiritu Santo, Ama. Bigyan po natin ang parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, nakita ng mga tao na nanatili sa ibayo ng lawa na narumpa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias na sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, niyang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan po kayo rito? O kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus,
Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ko ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kasi ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo. Samahan niyo po ang kapayapaan ng Diyos na buhay. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay April 15, 2024 at ang Monday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkaing spiritual. At ang pagbasa po ay namula kay San Juan chapter 6 verses 22 to 29. Tungkol to sa hinanap ng mga tao sa Jesus at sa Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Ayun. So ako po si Sister Angelica from Bulacan at sa po akong Katoliko. So alam po nyo itong gospel natin ngayon, ito yung ituring nating pagkaing spiritual. Kasi tayo araw-araw bilang mga tao talagang kailangan natin kumain. Magahan, tanghalian, napunan. So sabi nga kailangan talaga yan. Kasi para magkaroon tayo ng lakas, para magawa natin ang trabaho natin. Di po ba, di tayo magkasakit, iwas magkasakit. Kailangan napakahalaga talaga ng pagkain sa buhay ng isang tao. Pero doon muna tayo magnilay doon sa unang pagbasa na binasa natin tungkol sa hinanap ng mga tao si Jesus. Amen. So, alam naman natin no, nung nakaraang gospel na gumawa ng himala ang Panginoon Jesus nung pakainin niya ang 5,000 mga tao o higit pa sa 5,000 mga tao na talagang yung 5 pirasong tinapay at saka yung isda itinaas niya sa Diyos Ama at ipinanalangin niya at dumami. So lahat ay nabusog. Meron pa ngang natira, di po ba? Meron pa talaga natira doon sa kanyang mga ginawang, yung ginawa niyang himala sa pagpaparami ng pagkain na yun. Siyempre, nakita yun ng mga tao at siyempre, kahit naman siguro tayo, isa tayo sa mga nandoon at nakita nating himala na yun, talagang bibilib tayo. Di po ba? Bibilib tayo. So, meron mo napaka-konti ng pinanggalingan na yun pero ang daming napakain. Ganyan din yan sa panahon natin, no? Sa buhay natin. Lalo na nung panahon ng eleksyon. Di po ba? Nung panahon ng eleksyon, ang daming mga politiko na nagbibigay ng ayuda. Kaya hinahanap sila ng mga tao. Kaya hinahanap natin sila. Kasi sino ba yung politiko na magbibigay ng mas maraming bigas, mas maraming delata, mas maraming ganito? Yeah. Doon tayo, yun ang boto natin. Amen. Kumbaga, masasabi natin na ang mga tao, hinahanap nila yung tao, mukha nga na politiko, halimbawa lang, o yung mga tao na alam nilang makakatulong sa kanila. Kaya hinahanap. Di po ba? Kasi ganun ang nangyari sa Panginoong Jesus eh. Nung makita nga na naghimala siya nung pagpaparami ng pagkain sa 5,000, na mahigit na 5,000, di ba, sabi pa nga sa kanya, gawin siyang hari. Oh, diba? Kumbaga yung mabuting balita, ma-apply mo din siya sa buhay ng isang tao eh. Na tayong mga tao, meron talaga tayong hinahanap. Marami tayong hinahanap, no? So, hindi lang yun, no? Maaring hindi lang taong hinahanap natin, yung mga taong palagay nating mapapakinabangan natin, makakapagbigay ng tulong sa atin, hindi ba yung meron tayong makukuha, diba, gano'n, no? Kaya hinahanap ng tao. Di po ba? Kaya kung minsan mapapansin yun, yung mga kilalang tao sa mundo, ang dami nilang followers, ang dami nilang sumusunod sa kanila, kasi meron silang nakikita, meron silang hinahanap, na nabibigay sa kanila
nabibigyan sila ng satisfaction. Ayun. At hindi lang tao yan. Minsan ang hinahanap din ng tao, pag-ibig, kaligayahan. Di po ba? Saan? Maaring din sa tao, maaring din sa mga bagay, sa mga material na bagay. Di po ba? Marami tayong hinahanap ng mga tao na kung minsan talaga wala na tayong contentment sa buhay. Para bang habang nabubuhay tayo, lagi tayong may hinahanap na pag nakuha na natin yung hinahanap natin, parang hindi pa sapat. Iba na naman ang hanapin natin. E totoo nga talaga na wala tayong kakontentuhan. Kasi kung may contentment ang tao, alam niya na kapag alam niya dapat ano hinahanap niya sa kanyang buhay. Amen. So, sabi nga ng Panginoon dito sa mabuting balita na hinanap siya ng mga tao pero hindi siya nakita. Pero anong ginawa ng mga tao? Hinanapan nila uli. Talagang nandun yung kanilang persistent na makita si Jesus. Diba? Na makakita uli ng himala, na ano pang mga himala na pwedeng gawin ng Panginoong Jesus, yung pagpapagaling na ginagawa niya sa mga tao, yung mga pagkakasaot ng demonyo, pagbubuhay ng patay. Gusto pang makita ng tao yun, more. Kaya siya hinahanap. Pero ano nga sabi ng Panginoong Jesus doon sa susunod? Na si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Hindi ba? Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Di ba? Okay. Alam natin ng Panginoong Jesus, napaka-prangka niyan. Pag yan nagsalita, talagang totoo. Hinahanap yun lang naman ako eh. Kasi nakagawa ko ng himala eh. Nakakain kayo lahat eh. Yun lang naman ang hinahanap yun sa akin eh. Hinahanap yun lang ako kasi bulag kayo, gusto niyo makakita. Hinahanap niyo lang ako kasi bingi kayo, gusto kayong makarinig. Diba? Hinahanap niyo lang ako kasi may ketong kayo, gusto niyo gumaling yung ketong niyo. So, more of physical aspect yung paghanap ng mga tao kay Kristo. Parang tayo din. Para bang to see is to believe na, oh, kailangan ha, gumaling ako sa sakit kong ito para maniwala akong may Diyos. O kailangan na mangyari itong bagay na to sa akin para maniwala ako na pinakikinggan ng Diyos yung mga panalangin ko. Ito ba? Kaya nasabi ng Panginoong Jesus na, nahanap lang niyo ako dahil sa mga himalang ginagawa ko. Which is hindi dapat. Dapat hinahanap natin ang Panginoong Jesus, hindi dahil sa may magagawa siya sa atin na mapapagaling niya tayo sa ating may sakit, na masosob niya yung problema natin. Hindi yun eh. Ang malalim na gustong makita sa atin ng Panginoon kapag hinahanap natin siya, kasi mahal natin siya. Kasi siya ay siya. Hindi dahil sa may makukuha ka sa kanya o may mapapala ka sa kanya. Di ba ganyan din sa tao? Gusto mo bang mahalin ka lang ng tao dahil mayaman ka, sikat ka, powerful ka? Yun lang ang kailangan niya. Paano kung mawala na yung power? Mawala na yung, di ba, yung kayamanan? Wala na. Iiwanan ka na ng mga tao. At yun ang gusto. Ito yung tinutumpok ng mabuting balita. Na tinatanong tayo sa ating buhay, ano ba ang dahilan bakit ka nagdadasal sa Diyos? Bakit ka nagsisimba? Bakit mo siya pinaniniwalaan? Ano yung bottom line nun? Dahil ba sa may kailangan ka lang? O dahil talaga kay may maibigay sa iyo ang Diyos, kay masagot man ng Diyos yung panalangin mo? Hindi. You will remain faithful. You will remain firm sa faith mo. Kaso diba, kapag ka may nangyayari sa buhay natin na feeling natin na pabayaan na tayo ng Diyos, feeling natin parang yung mahalagang bagay sa ating buhay, nawawala, kinuha ng Diyos, whatever, nagtatampo tayo sa Panginoon. Amen. Pero ano bang ginawa ni Kristo? Hindi ba muli siya nagbuhay? Inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Anong ginawa ni Kristo? Hinanap niya tayo lahat. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin na tayo ng Diyos. Yun nga yung sinasabi na maraming sa atin ang naliligaw na tupa. At anong ginagawa sa naliligaw ng tupa? Diba, sabi nga doon, 100 tupa, isa lang nawala, hinahanap na yan ng Kristo para dalhin sa kanyang pastulan. Kasi bawat isa sa atin mahalaga sa Diyos. Ang bawat isang kaluluwa mahalaga sa Kanya. Kaso, tayong mga tao, ibang hinahanap natin.
kapag may problema tayo, kung saan-saan tayo pumupunta, hinahanap natin yung solusyon sa problema natin sa barkada, sa bisyo, sa mga material na bagay. Eh, pansamantalang solusyon lang yun. Pansamantala ka lang makakalimot dun. Pero sana, hinahanap natin ng Diyos, hindi lamang sa panahon na masaya tayo, nabibless tayo. Higit sa lahat, hinahanap natin ng Diyos kapag yung moments na nag-down tayo, may problema tayo, pero yung nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Na siya yung nakakasagot ng mga kalungkutan natin, depression natin, mga kahinaan natin bilang isang tao. Kaya nga, diba, si Jesus talaga ang pagkain nagbibigay buhay. So, paano yun? Paano nagbibigay buhay si Kristo at nasabing siya yung nagbibigay buhay? Okay. Tayo nagtatrabaho para ano, may makain. Eh, importante talaga ang pagkain eh. Basic necessity yan ng mga tao. Sabi nga eh, yung clothing, yung shelter, at saka yung food. Pwede kang mabuhay sa mundo ng hubad ka. Pwede kang mabuhay sa mundo na wala kang tinitirhan. Pero hindi tayo mabubuhay ng walang pagkain. Di ba? Hindi talaga. Pagkain, inumin, importante yan eh sa buhay natin eh. Amen. Kaya nga yung pagkain na yan, yan ang tinatarget ng Diablo. Kasi alam ng Diablo na kailangan natin ng pagkain bilang isang tao. Eh, para saan ba yung pagkain? Di ba para sa katawan natin yan? Kaya nga, di ba, meron tayong flesh. Kaya mahina tayo sa mga tawag ng laman, kamukha ng mga bisyo, mga galit, mga negative thoughts. Alam at sigurado ang Diablo kung saan tayo tatargetin. Siyempre, pag mahina ka na yung flesh mo, natural, sino na, hindi ka na magkakaroon ng buhay. Ito yung tinatawag nating pagkaing spiritual. Yun nga, nagsusumikap tayo na makakain araw-araw yung ating pamilya para sa pagkain physical. Pinagtatrabahoan talaga natin yun at pinag-iipunan. Pero ang tanong, kamusta naman yung pagkain spiritual? Pinagtatrabahoan din ba natin? Eh bilang isang tao, hindi lang naman tayo katawang lupa. Lagi nating tatandaan, nilikha tayo ng Diyos, body, soul, spirit. Kaya lang lagi tayong nakatuon sa body. Eh, yung body natin, pansamantala lang naman eh. Pag namatay tayo, iwan natin ang body na ito, mabubulok. What about our soul and spirit? Eh, yun ang pinakamahalagang aspeto ng ating pagkatao, ng pagkalikha sa atin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging buhay physical, pero patay spiritual. Paano na yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating katawan should be the temple of the Holy Spirit? Paano yung sinasabi sa Biblia na kailangan maranasan natin ang mga bunga ng banal na espiritu, kamukha ng love, joy, self-control, kindness, goodness, peace of mind, self-discipline, self-control. Yung mga ganun ba? Yun ang napapabayaan natin. Kasi yung katawan natin talaga, pag inabuso natin, nagkakasakit. Ganun din ang ating, kaya di ba uminom tayo ng gamot, ganun din ang ating espiritu, nagkakasakit din yan. At ano ba kasakit ang ating espiritu? Kasalanan. Eh kung di natin gagamutin yon, eh talagang mahuhulog tayo sa impyerno. Kaya nga, ang gamot natin dyan, ang maintenance natin dyan, mismo ang Panginoong Jesus, mismo ang salita ng Diyos. Kaya nga di ba dapat nakakarinig tayo everyday nun? Kasi yun ang maintenance natin eh. Kumbaga sa high blood, sa sakit sa puso, sa diabetes, may maintenance na. Physical yun. What about our spirit? Kailangan everyday na didiligan niya ng salita ng Panginoon. Kasi, kailangan nating mabuhay spiritual. Eh, malakas nga tayo. O, sabihin natin, boksingero ka, atleta ka, ang lakas-lakas ng katawan mo. Eh, baka hanggang physical lang yun. What about our spirit? Why? Because God is spirit. Eh, may spirit tayo. So, kailangan magkaroon ng connection yun. Kasi pag wala yun, yung body natin talaga magkoconnect yan sa mundo. At maraming kasalanan ng mundo na inaalok sa tao kasi niya flesh yan. Di po ba? Kaya nga sabi dito ng mabuting balita na
ito sa verse 27, no? Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay ng walang hanggan. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sikapin natin na yung ating spiritual life, meron nga tayong tinatawag na love life, eh, di ba? Love life. Meron tayong spiritual life. At kailangan magkaroon nyo ng ma-active yun. Lagi yung nakakonect sa wifi ni God. Kasi si God may CCTV sa atin yan. Ibang minsan magkaroon tayo ng realization sa buhay natin na, oh nga, ba't ako nilikha ng Diyos? Para saan? Nabuhay lang ba ako para yun nga? Kumain, matulog, magtrabaho. Kinabukasan, kumain, matulog, magtrabaho. Hindi ba? Eh, lahat naman yun ay may katapusan. So, nilikha talaga tayo ng Diyos para sa Diyos at dapat mamatay tayo para sa Panginoon. Dahil lahat naman ng ginagawa natin na activities, nakikita yan ng Panginoon. At ang Diyos ang nagsusupply ng bawat paghinga natin, pagtibok ng ating puso. Kaya dapat alam natin kung ano yung biyaya na mas mahalaga sa bawat araw. At hindi lang yun yung mga physical na pagkain, kundi higit sa lahat, ang salita ng Panginoon. Kaya sa mismong bibingga ng Panginoong Hesus nang galing na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Eh, hindi naman papayag yung Diablo na ganun. Hindi pwede yun. Diba? Kailangan ang tao makamundo. Hindi pwedeng makalangit, no? Iniisip, no? Kasi nga, tayo bilang mga isang tao, naniniwala tayo, lalo na tayo mga Katoliko, kapag namatay tayo, is either langit o impyerno ang mapupuntahan natin. So, dapat yun ang pinuproblema natin, eh. Diba? Kasi yung mga sakit natin ngayon, whether we like it or not, gumaling man tayo niyan, may katapusan talaga lahat ng bagay. May katapusan talaga na yung lahat yung buhay natin. Kaya dapat iniisip natin yung relasyon natin sa Diyos. Yun ang pinakamahalagang relasyon sa lahat ng relasyon. Kasi di ba, pag namatay naman tayo, hindi naman tayo isisave ng asawa natin. Hindi naman tayo isisave ng yaman natin, ng profession natin. Di ba? Wala! Tanging ang Kristo lang ang kaligtasan natin. Di ba? Kaya nga, pagdating sa kamatayan, ay wala na dyan palakasan. Wala na dyan magsasabi, ay nabuhay ako ng mayaman, marami akong business, ng mayaman ako, marami. Hindi. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Lahat na nagagawa natin kabutihan, yaya ay grasya. Grasya ng Diyos. We are now living in grace of God. Alam ba natin yan? Ngayong araw na ito, nabubuhay tayo sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa gusto nating mabuhay. Grasya. Kaya sana, yung grace na yan, huwag nating sayangin. Di ba? Ang daming blessing na ibinibigay sa atin noon na nasasayang kasi hindi natin siya inuuna. Amen. Kaya dapat ilagay natin sa ating puso at isipan na merong spiritual food. Meron talaga. At kapag yun, nabubusog tayo every day, napapaalahanan tayo ng Diyos na ito yung totoong pagkain na dapat natin hindi na-miss each day. Yung Word of God. Hindi ba? Wala, hindi naman tinitingnan ni Lord ng patalinuhan dito, eh. Hindi naman tinitingnan ni Lord na yung nakikinig o yung nanonood, ay matalino to, mayaman to. Ay ito, hindi, mahirap lang to, pulubi lang to. Hindi, eh. Ang tinitingnan ni Lord sa atin, yung ating puso. Kung paano tayo tumutugon sa kanyang panawagan, no? Sa atin. Napagtagumpayan naman lahat ni Jesus, eh. Kaya nga siya muling nabuhay. No? Para sa atin, para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. Hindi ginugusto ng Diyos na tayo ay maghirap, magkasakit, o whatever. Tayo na rin ang may gawa niyan. Consequences, yung mga naranasan natin ngayong hirap sa buhay, consequences na lang yan. Bunga na lang yan ng mga pagpapabaya natin sa ating sarili. Hindi tayo sinasabi ng Lord na, oh, gusto ko magkasakit ka, gusto ko maghirap pa. Hindi. Bunga na yan ang mga ginagawa natin, ang mga desisyon natin sa ating buhay. Kasi inabuso na natin yung free will na ibinigay sa atin ng Panginoon. Samantalang ang gusto ng Diyos naman talaga, yung will niya, yung God's will.
ang masunod natin. Kaya nga dito sa bandang huli, sa verse 28, sabi dito, kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Tinanong na ang Panginoong Jesus, no? Oh Lord, ano po bang gagawin namin para makasunod kami sa will ng Diyos? Ito ang pinagagawa ko sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang pananalig kay Kristo ay hindi lamang yan sa ano, sa salita. Kailangan niyang may gawa. Dahil hindi naman lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. It's not enough that you will say, Lord, I love you, Lord. Diba? It's not enough. Words are not enough. Walang buhay yan, walang kabuluhan yan kung hindi natin na ipapakita through action. Diba? Kasi si Kristo, nung sinabi niyang mahal niya tayo, o ang Ama sa langit eh, sinabi niyang mahal niya tayo, hindi yan sa salita lang. Ipinakita na yan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya dapat, sa araw-araw na buhay natin, kailangan alive tayo spiritually. Meron nga tayong tinatawag na fighting spirit. Yung bang kahit punong-puno ka na ng problema sa buhay mo, kahit puno ka na ng sakit sa katawan mo, lumalaban pa yung espiritu mo at yun ang mahalaga. Kesa naman na malakas ka nga, eh, spirit mo naman eh, kung makikita ng Diyos, payat na payat, may sakit, ano yung sakit kasalanan. Yun ang ayaw ng Panginoon sa atin. Kaya huwag natin kakalimutan na ang Panginoong Jesus, nagbibigay yun ng buhay sa atin, spiritually ang pinag-uusapan natin. Ang salita na naman ng Diyos ay more of spiritual. Kaya yung mga piniperform na himala ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao na nagpapagaling siya ng isang bulag, hindi lang naman yun doon nag-i-stop yung ano eh, message nun eh, na nakakita yung bulag, okay na, tapos na, maligaya na yung bulag. Hindi. May pinapagawa ang Panginoong Jesus na mas magbago yung kanyang physical na kabulagan ay mapalitan na ang ano, spiritual na pagkakita. Hindi na siya maging spiritually blind. Kasi tayo mga tao ngayon, buo nga yung mata natin, pero we are spiritually blind. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos na hindi na baling pumunta ka sa langit na wala kang kamay, wala kang mata, kesa naman mapunta ka sa impyerno na buo nga lahat yung parte ng katawan mo pero nagamit mo sa pagkakasala. O kaya sinasabi na kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo yan. Diba? Eh, hindi naman literal yun. Kasi kung literal yun, lahat tayo wala nang mga parte ng katawan. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Na kailangan magkaroon tayo ng buhay spiritually. Para bawat parte ng ating katawan, ginagamit natin to glorify God. To glorify God. Kasi sa panahon ngayon ng social media, talagang masasabi natin na ginagamit talaga ng Diablo ang social media para mamatay tayo spiritually, maging spiritually dead. Diba? Yun talaga ang trabaho ng Diablo. Kaya tingnan mo, diba, ang kasalanan ngayon, isang pindot na lang sa social media. Diba, isang pindot mo na, makapunta ka na sa porn site. O sa palagay ba natin, kapag nanonood tayo ng mga pornography, nandun ba yung Holy Spirit? Hindi. Evil spirit ang nandoon. At tumutuwa ang demonyo. Diba? O isang pindot mo lang, pwede ka na makapag-post ng galit mo sa Facebook o saan mang ano, social media. Ang kasalanan ngayon, madali na lang. Pero, may good news pa rin ng Panginoon. Ang pakikinig ng mabuting balita ay madali na rin. Kung gugustuhin natin. Kaya nga lang, hindi tayo, maraming tao na hindi nagkaka-interest na isama sa kanilang everyday buhay yung pakikinig ng mabuting balita. Kahit alam naman natin bilang mga Katoliko na everyday talaga ang gospel sa simbahan. Huwag tayo makontento na
na every Sunday lang tayo nakakarinig ng homily. Eh, hindi naman tayo every Sunday nagkakasala eh. Every day tayo nagkakasala. Eh, hindi naman tatayo ang nanay at tatay natin sa harapan natin para sabihin na, uy, igala mo yung ama't ina. Uy, magsimba ka tuwing linggo. Hindi ba? Hindi. Kaya nga nandyan yung social media eh. Pwede ka nang pumunta sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Eh, diba? May mga paring kilala na everyday nagmamapanood mo yung gospel. Nasa sa atin na lang yun. Kasi kailangan na natin kumilos, diba? May kasabihan nga nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya dapat hinahanap natin si Kristo sa bawat araw na ipinagkakaloob niya. Dapat pagising pa lang natin sa umaga, thank you Lord. We always seeking the presence of the Lord. Importante yung sa ating buhay. Kasi siya naman lahat ang dahilan kung bakit lagi may panibagong araw. At mamaya-maya, magagabi na naman. Matutulog na naman tayo. Hindi naman na natin alam kung gigising tayo ni Lord. Diba? Kaya dapat laging nandun yung paghanap natin, lalo na sa panahon ng pagsubok, dapat nandun lagi ang paghanap natin sa Panginoon. And of course, pag hinanap natin ng Panginoon, siguraduhin natin na buo yung tiwala natin sa Kanya. Huwag natin gayahin yung itong gospel ngayon na hinahanap ng mga taong Panginoong Jesus dahil gusto lang makikita ng kagbabalaghan ng mga ginagawa niya. Kaya nga, diba, sabi ng Panginoong Jesus, hinahanap nyo lang ako dahil sa miracle. Dapat alam ng Diyos yung motibo natin. Sa kapag tayo nagdadasal, alam ng Diyos yung motibo natin, ba't tayo lumalapit sa Kanya? Bakit natin siya hinahanap? At sana wag naman natin siya maging last resort na kung kailang walang-wala na, at saka natin siya hahanapin. Hanapin natin siya para magpasalamat. Hanapin natin siya para purihin. Hanapin natin siya kasi siya yung buhay natin. Walang katorya-torya ang buhay ng isang tao kung hindi number one sa kanya ang Panginoon. Kasi lahat ng bagay dito, ibababay din natin yan. Huwag natin kakalimutan na nanghihiram lang tayo ng buhay sa Diyos. Nanghihiram lang tayo ng mga bagay na meron tayo sa mundo. Huwag natin na tawag doon, i-attach yung ating sariling, yung buhay natin. Yung bang parang mamamatay ka na pag nawala yung taong mahal mo, mamamatay ka na kapag nawala yung business mo, yung property mo, yung profession mo, parang mamamatay ka na kapag nagkasakit ka, naputulang ka ng kamay o pa. Hindi ganun. Dapat ang Panginoon, lagi natin hinahanap na mawala man ang lahat, huwag lang siya. Eh, di ba kung natatandaan natin isa sa mga parang talinghaga na napapakinggan natin na may isang tao na natagpuan niya yung tunay na kayamanan, anong ginawa niya? Binili niya yung buong lupa o yung buong bukid. Pinagbilhan niya noon. Binenta niya lahat ng kahari-harian niya para mabili lang yung lupa na yun. Kasi yung lupa na yun, nandun yung kayamanan, nandun yung tunay na kayamanan. Ganun din ang paghanap natin sa Panginoon. Once na natagpuan na natin siya, ibig sabihin nung pinagbili, ipagbili, yung tanggalin na natin lahat. Yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo makalapit sa Diyos. Kasi talagang mawawala at mawawala ang Diyos sa atin kapag lagi na lang natin iniisip kung ano yung magagawa natin sa sarili nating lakas. But, diba, sabi sa Mateo, seek first the kingdom of God at lahat ay ipagkakaloob sa'yo. Kailangan talaga sa bawat araw, lagi natin iniisip, hinahanap ang Diyos. Amen. Lagi natin siyang hinahanap, yun ang pinakamahalaga. Dahil tayo lagi tayo hinahanap ng Panginoon. Hinahanap niya tayo, kamusta na? Bago ka ba kumain? Nagdasal ka ba? Bago ka ba matulog? Nagpasalamat ka ba? Humingi pa? Kasi mahirap talaga na kapag hinahanap lang natin ng Diyos sa panahon na walang-wala na eh. Nakakahiya naman sa Kanya. And of course, yung spiritual food. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao dahil sa spiritual food na yan. Na
gusto ng Panginoon na lagi nating inaasam na marinig. Kasi ang pakikinig naman sa salita ng Diyos, hindi lang naman information yan eh. Dapat nagkakaroon ng transformation. Yung binabago yung ating buhay, yung ating pananaw, yung ating ugali. Amen? Kaya kailangan talaga na may buhay, nagkakabuhay yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, kahit hanggang salita pa lang yan, napakalaki ng kapangyarihan yan. Kamukha na lang ng ginawa niya nung nilikha niya yung mundo. No, 'di ba? True words na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito, ng dagat, ng araw. Diba? Kaya tayo mag-ingat din tayo sa mga sinasabi natin kasi meron ding power yung words natin na magkaroon na maganap siya into action. Kaya sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, kung di natin nakakalimutang magkape, may mga taong talagang di mabubuhay walang kape sa araw. Hindi natin nakakalimutan magmerienda, mag-midnight snack. Kumain sa isang araw. Wag dapat kalimutan ang pagkaing espiritual. Para sa aspeto ng ating pagkatao na meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa na dapat na-feed. Kasi pag talagang mas lamang yung physical life mo, kaya doon sa spiritual life mo, talagang mas prone tayo sa kasalanan. Hindi naman sinasabi ng Diyos na pabayaan natin yung ating katawang lupa. Siyempre, mahalaga yan, no? Paano ka makakapaglingkod sa Diyos kung sakiting ka or whatever, no? Ang sinasabi lang ng Panginoon, dapat alam natin kung ano talaga yung tunay. Kasi marami ng fake news ngayon sa social media. Marami ng mga bagay na peke. Na? Marami, di ba? Makapanood ka lang ng isang content creator na ipinagmamayabang niya yung kanyang buhay na ganito eh. Eh kung maraming followers yan, maraming kabataang followers yan, eh nailigaw. Ang tanong, kalugod-lugod ba sa Diyos yung ipinopromote nung content creator na yon? Kaya importante na alam natin kung anong gusto ng Panginoon, kung anong kalooban ng Diyos para nakukontra natin. Nalalaman natin, oh, teka, divorce, gusto ba ng Diyos yan? Abortion, gusto ba yan ng Diyos yan? Kasi di ba iba ng mundo ngayon, no? Nakakatakot na ang mundo ngayon. Kung ano pa yung kasalanan, yung pang pinopromote, yung pang fina-follow ng mga tao. Eh pagka ganoon tayo, eh patay tayo niyan. Patay tayo spiritual. Di po ba? Kailangan pinag-aandaan na natin ang ating buhay ngayon. Kasi, hihintay na lang natin na muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At salamat na lang, hindi pa dumadating. Bakit? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para magbalik loob. Salamat na lang, pandemic pa lang ang pinapatikim sa atin ng Diyos. Pero eto, nangyayari, balik na naman tayo sa dati. No? Busy na naman tayo, wala na naman tayong time magnilay, magdasal. O, hintayin pa ba natin mabedridden tayo bago natin maisip ang Panginoon? Di po ba? Kaya napakahalaga ang salita ng Panginoon. Maaring corny sa pagdinig ng iba, pero kung talagang kikilalanin mo ang Diyos, malalaman mo na siya talaga yung pagkaing nagbibigay buhay. Siya talaga, wala ng iba. Kasi ang pagkain natin, pag kumain tayo physical, pagkatapos natin magkain, magugutom na naman tayo. Pag uminom tayo, pagka nauhaw tayo, iinom na naman tayo. Pero ang pagkain nagbibigay buhay, wala na yung kagutuman. Wala na yung kauhawan. Diba? Kasi meron na tayong tinatawag na bread of life. At yan ay si Kristo. Amen? Sa dinami-dami ba naman ng tao sa mundo, ilan lang ba ang nagkakaroon ng interest sa bread of life na yan? Amen? Ang katotohanan ng buhay, sabi nga, the truth will set us free. Hanggat hindi natin tinatanggap at sinasabuhay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi tayo lalaya. Lagi tayong slave ng kasalanan. Laging ang master natin ay ang kasalanan. Ano ibig sabihin nun? May bisyo ka, edo yun ang master mo. Ikaw ang slave.
Eh, pag meron kang pagkain, nagbibigay buhay, hindi na ganon. Dapat ikaw na yung master at ikaw na nagsasabi ito sa kasalanan. Umalis ka, sigarilyo. Umalis ka, alak. Umalis ka, sugal. Umalis ka, galit. Hindi po ba? Kaya napakahalaga nun. Na magkaroon tayo ng spiritual connection sa Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu. Amen. So, nawa, mapagnilayan natin na sa bawat araw, napakahalaga na hindi nawawala yung bread of life o yung spiritual connection natin sa Panginoon. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming pong salamat muli sa iyong banal na mensahe. Pagpapaalala po sa amin na napakahalaga na bigyan namin tuon ng aming spiritual life. Yes, Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon. Puro na lang katawang lupa, panglupa, pangmundo ang lagi po namin iniisip. Nakakalimutan namin ng lahat dito ay inihiram lamang at pansamantala lamang. Tulungan mo kami, Panginoon, ang buong mundo na makita na ikaw, Jesus, ang nagbibigay buhay. Na ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Lord, batid mo ang mga karamdaman na dinadala po namin ngayon at ikaw nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin. Hindi lamang sa physical na kagalingan, kundi sa mga spiritual na karamdaman namin, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat. Nawa, maibinhi sa aming puso ang mabuting balita sa araw na ito. Mabuksan ang aming spiritual na mata, ang aming tenga, ang aming puso, na may isang Diyos na espiritu na dapat tanggapin din ang aming Espiritu, Panginoon. Ama namin sa mga salangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasa amin ang kaharian mo, sundin ang gawa mo dito sa lupa para nasa namin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paintulong sa tukso at hadyan mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Nawa, mapagnilayan natin na napakahalaga at walang kasing halaga, pinakamahalaga, yung bread of life o yung spiritual food natin everyday. Huwag natin pabayaan kasi magkakasakit tayo spiritually at yun yung kasalanan na pag na, ang kamatayang mararanasan natin yung kamatayang spiritual. Amen. So muli ang Word of God ay Monday to Sunday po, alas 8 ng gabi. And of course, kung hindi nyo po naumpisahan ang Monday Gospel, pwede po kayong pumunta uli sa aking timeline o sa YouTube channel po, type nyo lang po yung Angelica Dorde.
At ang Word of God na ito, Facebook Live, ang simula pa po noong 2019. At thank you sa Lord sapagkat hanggang sa mga oras na ito, ay patuloy pa rin ang ginagamit to spread the Word of God online. At minsan po, nagkakaroon po tayo ng guest preacher, ng mga Catholic preacher sa iba't ibang lugar. So, in-invite ko po sila, depende na lang sa availability ng kanilang schedule. Pag okay naman po, sila naman po yung in-invite natin para sila naman po magbigay ng reflection sa bawat gospel na maasayin sa kanila. At kung loloobin po ng Panginoon ang April 16, Tuesday Gospel, ang pagbasa po ay magagaling kay San Juan chapter 6 verses 32-35. Parang part 2 pa rin to na si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Karuktong lang po to, no? And sana ayun. Sana everyday po magkaroon po tayo ng pagnililay. Basta tandaan niyo, no, kaya sa simbahan tayo, kung kanino man kayo nakikinig ng reflection ng gospel, lagi tayo nakatutok sa message ng Lord, hindi po doon sa messenger. Kasi lahat po tayo makasalanan. Salamat na lang sa Panginoon sapagkat yung message na yan, yan po yung the best na blessing na pwede nating ma-receive sa bawat araw. Kumbaga, nag-online lagi. Online piging. Ang Panginoon, hinihain na niya ang pagkain. Susubo na lang natin. Ngungayain na lang natin. Amen. So muli, pakinggan po muna natin tong last song, no? Para sa kapurihan ng Panginoon. Thank you.
ganda ng kanta, no? Yung sinabi na, sabi nung kanta, sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. O, so, ibig sabihin nun, mahalaga ang physical food, pero mas mahalaga ang spiritual food. Kasi yun, walang kamatayan at buhay na walang hanggan ang i-offer sa atin ng Diyos. Muli, pakishare na lang po itong Monday Gospel sa Anytime 9 para masunod po natin ang Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Muli, maraming po salamat, and to God be the glory.